Mga kaibigan, simulan natin ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Alex na lubos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Where do I start? Ay, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Mukhang seryoso yan, ah. Problema ba, anak? Hindi naman po. Sasabihin ko lang sa inyo na sinagot na po ako ni Raquel. Kami na po. Ano? Nobya mo na si Raquel? Ang kasiran natin? Opo, tay. Eh, bakit naman po parang gulat na gulat kayo? Natutuwa ka pa? Anak naman, bakit mo siya nagigawan? Ang laki ng tanda niya sa'yo. Eh, hindi naman po halata dahil baby face si Raquel. At isa pa, hindi importante yon. Ang mahalaga, mahal po namin ang isa't isa. Hmm. Talaga nga kayo mahal mo siya? Tay naman, bakit naman ganyan ang tanong niyo? Naisip ko, baka naman gusto mo lang siyang gamitin para makaahon sa hirap, anak. Aba, hindi tama ang ganoon. Makasasakit ka ng damdamin ng isang babae. Hindi po totoo yun. Mahal ko po talaga si Raquel. Ay, naku. Sana nga, anak. Dahil kawawa naman siya kung sasaktan mo lang. Ang isa pang inaalala ko, baka isipin ng marami na kabuhayan lang niya ang hangad mo sa kanya. Malinis pong hangarin ko sa kanya. At alam po yun ng Diyos. Nabusog ka ba, Alex? Busog na busog, Raquel. Sarap pong magluto. Salamat, ah. Pinakain mo na naman ako. Taong to, girlfriend mo ko. Hindi ka dapat magpasalamat. Masaya ako sa ginagawa ko. Kapag laging ganito, tataba ako. Okay lang yun. Siya nga pala. Oh, iuwing mo na itong mga ulam. Ha? Para naman makakain si na RG at Mang Rigor. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Dito na nga ako madalas kumain eh. Bibigyan mo pa kami ng ulam. Maliit na bagay lang ito. Sige na, dalhin mo na ito. Talaga nagluto ako ng marami at para makakain din sila. Pero Raquel, magtatampo ko pag hindi mo ito dinala. Ang bait mo talaga. Maraming salamat, ha? Mahal kita. Kaya mahalaga rin sa akin ang mga mahal mo sa buhay. Tumataba ka, pare, ha? Hindi lang ikaw nakapansin niya, Norman. Oo. Mukhang hiyan ka sa alaga ni Raquel. Lagi nga niya akong binubusog. Alam mo, Norman, ang swerte ko talaga. Dahil kahit mahirap lang ako, mahal ako ni Raquel. Hmm, eh talaga swerte ka. Biluin mo, may nobya ka na. May sugar mommy ka pa. Norman, kaibigan kita. Pero sana, huwag mo nang uulitin ang sinabi mo. Kung ayaw mo, magalit ako sa'yo. Oh, pare, huwag kang mapikon. Nagbibiro lang naman ako eh. Niligawan ko si Raquel dahil mahal ko siya. Hindi para maging sugar mommy. Oh, pasensya na. Hindi na makaulit. Pasensya ka na rin. Talagang nagiging sensitive ako kapag hinahatulan ng ibang pagmamahala namin ni Raquel. At ayoko sanang maging isa ka sa mga mapanghatol na yon. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Oh, anong masasabi mo sa poem na to, Lahiga? Bagay ba dito sa pantalon na kinuha ko? Oo. Mahal nga lang. Okay lang. Para naman sa mahal ko eh. Ay, sabi ko na eh. Para na naman kay Alex. Last week, sapatos ang binili mo para sa kanya. Ngayon naman, polo at pantalon. Raquel, ano ba naman yan? Para may magamit siyang bago. Puro luma na kasi ang mga damit niya. Sira na rin ang sapatos niya. Inihingi ba niya sa'yo mga yan? Aba, hindi. Ako may gustong ibili siya ng mga ito.
Kasi baka mami, naabuso niya na yung pera at kabaitan mo, ha? Nagkakamali ka. Hindi siya humihingi sa akin ng kahit ano. Pag namamasyal nga kami, siya ang gumagastos. Ano? Eh, ang liit lang ng kita niya. Kaya hindi ko siya niyayaya sa lugar na gagastos siya ng malaki. Kasi kawawa naman. Sa bagay, tama lang naman na gumastos siya dahil siya lalaki. Pero tumutulong siya sa pag-aaral ng dalawa niyang kapatid. Problema na niya yun. Nagnobya siya. Ito naman, parang walang concerned. Sa'yo ko concerned. Kasi ikaw yung kaibigan ko. Sana, mag-ingat ka pa rin kay Alex. Huwag mong ihulog ng lubos sa kanya ang puso mo. Aba, mahirap nang masaktan sa huli. Raquel, nakabili na ako ng popcorn at soft drinks. Pwede na tayong manood ng sine. Dito na lang tayo sa park. Ha? Bakit? Ayaw mo bang manood? Showing ngayon ang pelikula ng paborito mong artista. Gagastos ka lang na malaki pa ng sine pa tayo eh. Nagtabi talaga ako ng pera para sa date natin ngayon. Natutuwa akong malaman yan. Pero sana, ilaan mo na lang yan sa ibang pangangailangan mo. O kaya ng pamilya mo. Dito na lang tayo sa park. Mas makakapag-usap pa tayo. Raquel, gusto kong mapasaya ka. Mula nang mahalin mo ako, napasaya mo na ako. At sa bawat araw na magkasama tayo, lalo mo pa akong napapaligaya. Talaga? Oo. Sana huwag kang magbago. Pangako, hindi ako magbabago. Kahit na may mga pumipinta sa pagmamahal ko sa'yo, hindi ko sila iintindihan. Ang relasyon natin ang aking papansinin. Tuwan-tuwa ka sa damit mo, RJ. Siyempre naman po, itay. Ang ganda nga po, eh. Branded pa. Tiyak na mahal ang mga pinamili sa atin ni Raquel. Oo nga po. Kapag isinuot ko po ito sa event namin sa school, tiyak, ang dami nga hanga at papansin sa akin. Ay, RJ, narito na ako. Oh, dumating na ang kuya mo. Oh. Narito kami sa silid, anak. Ay, nabayaran ko na po ang tubig at ilaw. Aba, bago yung suot mo, RJ, ah. Ang ganda. Bigay po ito ni Tita Raquel, kuya. Atrekal pala. RJ. Sorry, kuya, kasi parang mas bagay siyang tawaging tita kaysa ate, kasi mas may edad siya sa'yo. Pero girlfriend ko siya. At dahil kuya mo ko, kaya ate naman ang tamang itawag mo sa kanya. Ha? Okay po. Alam mo, kuya, pati si itay, ibinili din niya ng damit. Ha? Pati kayo, itay? Uy, ayoko nga sanang tanggapin eh, kaso pinilit niya eh. Eh, wala na ako nagawa. Ang bait talaga ni Raquel. Sinisikap niyang ipadama sa inyo na mahalaga kayo sa kanya. Napapansin ko rin ang mga ginagawa niya, anak. Kaya nga, ayoko nasasaktan mo ang damdamin niya. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Raquel, dumaan ako sa tindahan mo ng mga damit. Sabi ng mga tauhan mo doon, may sakit ka raw. Hindi ka nakapasok. Sumama ang pakiramdam ko kanina. Siguro sa pagod sa binuksan kong grocery. Eh kasi masyado kang masipag eh. Tatlo na nga ang tindahan mo ng damit. May paupahan ka pa. Nagtayo ka pa ng grocery. Ayan tuloy. Nagkasakit ka.
Sayang kasi yung pwestong murang ipinaupa sa akin ng kaibigan ko. Kaya tinayong ako na ng grocery. Pero kailangan mo rin ang magpahinga. Alalahanin mo. Magpapakasal pa tayo. Talaga? Makakasalan mo ako. Kahit mas matanda ako sa'yo. Nag-aalin lang ka ba sa sinabi ko? Totoo sa loob ko yun. Pakakasalan kita. Kapag kaya ko na. Salamat, Alex. Oh, bakit ka umiyak? Luha ito ng kagalakan. Ay, dito ka na kumain. Magluluto ako, ha? Hindi. Sa pagkakataong ito, akong magluluto para makapagpahinga ka. Marunong ka ba? Oo naman, no. Akong panganay sa aming tatlo. Kaya naturuan ako ng nanay namin bago sa pumanaw. Kaya steady ka lang dyan. Akong bahala. O, sige na nga. Para matikman ko naman ang luto mo. Norman, may napapansin ako sa inyo ng mga kasama natin. Ang lulungkot nyo. Bakit ba? Late ka nga pala. Kaya wala ka sa meeting kanina. Kaya hindi mo alam. Eh, may pinabili sa akin ang supervisor natin eh. May meeting pala kanina. Biglaan yun. May sinabi lang si boss. Ano yun? Magbabawas daw sila ng empleyado. Ano? Eh, bakit naman? Nalulugi raw ang kumpanya. Kaya magbabawas ng trabahador. At tayo mga baguhan dito, ang napipintong alisin. Naku, eh, problema nga yan. Dahil ako sumasagot sa lahat ng pangailangan ng pamilya ko. Malapit na pong mawalan ng trabaho si Kuya Alex? Eh, yun ang sabi ng kuya mo. Kaninang dumating siya. Kaya nga malungkot siya. Paano na po ang pag-aaral namin ni ate? Maari ko namang gawa ng paraan yun. Kaya lang, mahihirapan talaga tayo ng gusto. Eh, paano naman? Wala akong regular na tricycle na ipinapasada. Ay! Kung humingi kaya ng tulong si Kuya kay Ate Raquel. Ano? Opo. Tiyak po. Tutulungan siya nun. Kasi, mahal siya ni Ate Raquel. Hindi niya gagawin yun, anak. Dahil ayaw niyang isipin ng kahit sino na sinasamantala niya si Raquel. Wala ka na palang trabaho. Bakit hindi mo man lang sinasabi sa akin? Eh, kasi bukas naman, magsisimula na akong maghanap ng mapapasukan. Kung hindi ko pa nakasalubong si Norman, hindi ko malalaman ang problema mo. Pasensya na. Ayoko lang problemahin mo pa yun. Alex, nobya mo ko. Kaya ano man ang problema mo, karamay mo ko. Teka, kung doon ka na lang kaya magtrabaho sa grocery ko. Ha? Kailangan ko ng dagdag na tauhan. Doon ka na lang. Isama mo na rin si Mang Rigor. Pati si Itay? Oo. Para hindi na niya kailangan pang umextra sa pamamasada sa tricycle. Nakakahiya naman, Raquel. Baka kung ano na naman ang isipin ng mga tao. Sabi mo sa akin, huwag kong pansinin ang sasabihin ng mga tao tungkol sa relasyon natin. Bakit ngayon, iniisip mo ang sasabihin nila? Eh, kasi, ano eh? Tanggapin mo na ang alok ko. Kailangan ko naman talaga ang mapagkakatiwalaan sa grocery. Pero Raquel, malaki ang tiwala ko sa'yo. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Kaya sa halip na magtrabaho ka sa iba, kinukuha na kita. Pumayag ka na. Kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Dapat nagpatila ka muna ng ulan, Kuya.
Ayun, tuloy, oh. Basang-basa ka. Kasi gusto ko nang makauwi kagad, RJ. Dahil pagod na ako, eh. Ikukuha mo na kita ng damit, kuya, ha? Para makapagbihis ka. Baka magkasakit ka niyan, eh. Sige, salamat, RJ. Oo, kuya. Ganao. Huwag naman sana akong magkasakit. Para hindi na madagdagan pang problema ko. Kumusta na pakiramdam mo ngayon, Alex? Mahilig lang pa ako. Pero nakainom na ako ng gamot. Kaya pala hindi ka nakapunta dito. Dahil may sakit ka. Huwag kang mag-alala. Gagaling din ako. Lagnat lang naman ito eh. Kumusta naman ang paghahanap mo ng trabaho? Walang nangyari. Puro walang pakante. Yung isa namang nakita ko, tatawagan na lang daw ako. Sabi ko naman sa'yo, doon ka na lang sa grocery ko. Kayo ni mag-recall. Mas makakaluwag na kayo pag doon. Dahil pareho na kayo magkakaroon ng regular na trabaho. Hayaan mo. Kapag wala pa rin nangyari sa susunod kong pupuntahan, tatanggapin ko ng alam mo. Pahihirapan mo pa ang sarili mo eh. Please, Raquel. O sige. Aasahan ko ang sinabi mo, ha? Tinutupad ko naman ang mga pangako sa'yo, hindi ba? Okay. Ah, pupuntahan kita dyan, Alex. Dadalhan kita ng pagkain at gamot. Mang Gregor, dumating na ho ba si Alex? Oh, Norman. Nagbibihis lang. Kumusta ho yung lakad niya? May nakita na ba siyang trabaho? Eh, naka. Wala na namang nangyari sa lakad niya. Parang ang nagpagod lang siya at nag-aksaya ng pamasahe. Pareho lang pala kami. Ang hirap talaga maghanap ng trabaho. Lalo na, hindi naman po ako nakapag-college. Eh, sabi ko nga kay Alex, tanggapin ang iniaalok na trabaho ni Raquel dun sa kanyang grocery. Inaalok siya? Pati nga ako. Kailangan niya kasi ng mga tauhan. Swerte talaga ni Alex kay Raquel. Mang Rigor, sana ho, kapag napasok kayo doon, i-recommendan niyo naman ako. Kailangan ko rin ho ng trabaho. Kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Raquel, sa'yo na pala nagtatrabaho yung mag-ama? Oo, Leia. Pati kaibigan ni Alex, si Norman. Nagsama pa pala sila. Okay lang naman yun. Natutuwa nga ako. Kompleto ng mga tauhan ko ngayon. Oh, at dahil makakasama mo na ngayon yung mahal mo. Hindi lang yun. Alam ko na mapagkakatiwalaan sila. Kaya? Oo naman. Ang sipag nga nila eh. Lagi maagang pumapasok. Baka sa simula lang yan. Pag tumagal, aabusuhin ka na. Ito naman, lagi na lang kontra kay Alex. Wala namang masamang ginagawa yung tao. Huwag ka sanang magalit. Concern lang ako sa'yo, kasi best friend kita. Minsan kasi, ang umiibig, nagiging bulag. Hindi nakikita yung kapintasan ng kanyang minamahal. Hindi ako bulag, Leia. Nakikita at nararamdaman ko ang kabutihan at katapatan ng lalaking mahal ko. Oh. Paniwalaan mo sana yan. Alex, salamat ha. Tinulungan mo ako maging trabahador sa grocery ng chef mo. Ngayon, may trabaho na uli ako. Mabait si Raquel, Norman. Hindi mahirap kausap. At maayos pang magpasahod. Hindi man na pobre. Swerte mo talaga sa kanya, pare.
Sana all magkaroon ng ganyang nobya. Norman, may ipakikiusap lang ako sa'yo. Ano yun? Sana suklian natin ang katapatan at kasipagan, ang kagandahang loob niya, para mapasaya natin siya. At para mas maganda pa ang takbo ng grocery. Oo ba? Yun lang pala eh. Alam mo, gusto ko nang maniwalang mahal mo talaga si Raquel. Hanggang ngayon pala, hindi ka pa rin naniniwala. Eh kasi naman, bata ka pa. Siya naman may edad na. Parang nanay mo na. Pakiramdam ko, hirap mahalin ng ganun eh. Norman, hindi hadlang sa pagmamahalan ang agwat ng edad. Tandaan mo yan. Mabuti na kapag bakasyon ka rito, Katin Lea. Ay, 3 days lang po ako dito, Mang Lucas. Gusto ko lang po kasing makapag-relax ng konti sa probinsya. Bakit? Masyado bang nakaka-stress ang trabaho mo? Naku, sinabi niyo pa. Kaya talagang magre-relax ako rito. Sana isinama mo ang pamangkin ko. Matagal na siyang hindi umuwi rito. Para makapag-bakasyon din. Ay, okay naman po siya sa Maynila. Maganda yung takbo ng mga negosyo niya. At higit sa lahat, maligaya ho siya. Maligaya? Oo. Ibig mong sabihin, may nobyo na si Raquel? Oo. Eh, sana nga lang talagang mahal siya ng lalaki. Bakit mo naman nasabi ang ganyan? Mukha bang maluloko yung lalaki? Eh, sa totoo naman po hindi. Pero, kasi ho, bata sa kanya eh. Ha? Huh? Oo. Ano? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Si Lucas, mabuti naman po dinalaw niyo ako dito. Dahil naikwento sa akin ni Lea ang pagkahibang mo sa lalaking mas bata sa'yo. Si Lucas, mabuting tao po si Alex. At saka, responsable kahit pa bata pa. Ang kaso nga, bukod sa pagiging bata sa'yo, mahirap lang ang Alex na yun. Nangungupahan pa sa'yo. At higit sa lahat, trabahador mo lang. Wala pong masama doon. Ang importante, nagkakaunawaan kami at tapat siya sa akin. Oo. Lulukuhin ka lang ng lalaking yon, Raquel. Maniwala ka sa akin. Chung, huwag naman ninyong sabihin yan. Ang dapat nga, hangarin niyo ang kaligayahan ko. Nagpapakatotoo lang ako. Kapatid ako ng iyong ina. Kaya nagmamalasakit ako sa'yo. Sana, idilat mo ang mga mata mo! Masyado siyang masakit magsalita. Tahan na, Raquel. Tahan na. Akala ko, magiging masaya siya para sa akin. Hindi pala. Sana, hindi na lang siya nagpunta dito. Gusto kong makilala ang tiyuhin mo. Ano? Pero bakit? Sinabi ko na nga, masakit siyang magsalita. Para maipaalam ko sa kanya na malinis ang hangarin ko sa'yo. Kung ako nga pamangkin, sinaktan ang damdamin ko. Lalo niyang gagawin sa'yo yun. Hindi naman tamang iwasan ko dahil tsuhin mo siya. Isa pa, nariyan eh. At nagbabakasyon sa'yo. Pansamantalaan naman siya diyan. Aalis din yun. Huwag ka na lang muna magpunta sa amin.
Rakel, paano? Matapobre ang chewing ko, Alex. Kaya sundin mo na lang ako. Ayaw kong makita ang hinahamak ka niya. Lalong masakit sa akin yun. Parating lang magaling na lalaki. Tama talagang naisip kong abangan siya rito sa daan. Dito, hindi siya makakaiwas sa akin. Heto na siya. Alex! Sandali ka. Sino po kayo? Bakit ako kilala? Ako ang tiyuhin ni Raquel. Kayo pala. Magandang gabi po. Nasira ng gabi ko dahil sa'yo. Mang Lucas. Mabuti naman. Alam mo lang pangalan ko. Nasabi na ho sa akin ni Raquel ang tungkol sa inyo. Diretso na kita. Layuan mo ang pamangkin ko. Hindi kita gusto para sa kanya. Mang Lucas, malinis pong hangarin ko sa kanya. Mahal ko po siya. Hindi ako naniniwala. Lulukohin mo lang siya. Kabuhayan lang niya ang gusto mo. Alam ng Diyos na talagang mahal ko siya. Huwag mong isali ang Diyos sa kasinungalingan mo! Sundin mo ang gusto ko. Makipag-break ka sa kanya. Mang Lucas. Handa akong magbigay ng salaping kailangan mo. Magkano gusto mo? 100,000 piso? 200? Sabi mo! Kahit magkano pa pong ialok niyo sa akin, hindi ko matatanggap. Sa maniwala man kayo o hindi, talagang mahal kong pamangkin niyo. At handa akong ipaglaban ang pag-ibig ko sa kanya. Ah, ganoon. Handa kang ipaglaban, ha? Oo. O, sige. Ha? Ano? Lucas! Ngayon natikman mo ang suntok ko. Mayabang ka eh. Kahit may edad ako, malakas pa ako. Sige! Laban! 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 Sorry ko, tama na po. Hindi. Hindi po lalabas sa iyo. Ha? Dahil chewing kayo ng babaeng mahal ko. Bulahin mo iba! Huwag ako! Hindi mo mabibilog ang ulo ko, gago! Ha? Ha? Tama na po, Mang Lucas! Sige! Lumabag ka! RJ! Kuya Alex! Rico! Ba't ka nagkaganyan? Binugbog ako. Kuya, sinong bumugbog sa'yo? Wala ka namang kaaway dito sa atin, di ba? Ang tiyuhin ni Raquel. Ha? Ang sama naman niya! Tawagin mo si Tay. Oo, Kuya! Tay! Tay! Si Kuya Alex po! Binugbog! Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Ang sama pala talaga ng ugali ng Lucas na yun. Hindi ka na nga lumaban sa unang suntok niya, binugbog ka pa rin. Walang awa. Hindi po siya naniniwalang tapat ako sa kanyang pamangkin eh. Hindi pa rin tama, nasaktan ka niya. Baka walang liya niya. Nagalit po siya nang hindi ko tanggapin ang alok niyang pera. Kapalit ng paglayo ko kay Raquel. Tinangka kanyang bayaran at hindi mo tinanggap. Opo, Tay. Abay, dapat kasuhan natin ang taong yun. Dahil sa pananakit na sa'yo. Talagang walang liya siya. Hindi humari. Ano? Bakit hindi? Kapag ginawa natin yun, masasaktan si Raquel. Dahil tiyuhin niya si Mang Lucas, kapatid ng pumanaw niyang nanay. Oh. Isa pa ho, lalo lang po magagalit sa akin si Mang Lucas. Kaya hahayaan na lang natin ang ginawa sa inyong taong niya. Tay, alang-alang ho kay Raquel, magpapatawad ako. Anak naman! Hayaan niyo na lang ho sa pasya ko. Gagaling din naman itong mga pasako. Ay, nako. Ngayon ako naniniwala na tunay ngang mahal mo ang babaeng yon. Sorry, Alex. Hindi ko akalaing magagawa ito sa'yo ni Tio Lucas. Huwag ka na umiyak, Raquel. Naunawaan ko naman siya.
Gusto ko lang niyang pangalagaan. Pero hindi na ako bata. Hindi na niya dapat panghimasukan pa ang buhay ko. Sinaktan ka pa niya. Huwag mo nang alalahanin yun. Hindi ako magre-reklamo. Alex, pero sinuhulang ka rin niya. Pangahamak rin sa pagkatao mo. Alang-alang sa pagmamahal ko sa'yo, handa akong kalimutan ang ginawa sa akin ng tiyuhin mo. Oh, Alex, maraming salamat. Lalo mong pinatunayan sa akin ang iyong pagmamahal. Hindi ako nagkamali sa pagtanggap sa pag-ibig mo. Bakit niyo naman po ginawa yun, Chong? Bakit niyo binugbog si Alex? Nagsumbong pala sa iyong lalaki yun. Hindi siya nagsumbong. Nagtanong lang ako. Kaya nalaman ko na nangyari sa kanya. Bakit naman kayo ganun, Chong? Wala namang masamang ginagawa yung tao, sinaktan nyo. Gusto lamang kitang iligtas sa kapahamakan. Mabuti na yung malaman niya na may nagtatanggol sa'yo. At paano nyo nalaman kung papahamak ako? Chong, hindi kayo Diyos. Sarili nyo ang kapahamakan. Hindi nyo alam kung kailan darating. Sinasagot mo na ako ngayon. Yan ba ang itinuro sa'yo ng walang ngayon? Mali naman po kasi kayo. Hinahatulan ninyo ang kapwa nyo. Mabuti na lang, mabait si Alex. Handa siyang kalimutan ang ginawa nyo sa kanya. Dahil sa pagmamahal niya sa akin. Nagkukunwari lang yun. Para mahulog ka sa bitag niya. At kapag hulog ka na, sa kanya kukunin ang kabuhayan mo. Maniwala ka sa akin, Raquel! Chong, iginagalang ko kayo. Pero sana naman, huwag ninyong hayaang mawala yun sa puso ko. Huwag ninyong panghimasukan ang buhay pag-ibig ko. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Sorry talaga, Raquel. Eh, hindi ko naman akalain hahantong sasakitan ng lahat. At saka naikwento ko lang naman kay Mang Lucas yung tungkol kay Alex. Eh, kasi tinatanong niya. Tinatanong ka sa akin. Kalimutan na natin yun, Leia. Total, umuwi na sa probinsya si Chong. At si Alex naman, hindi na inireklamo ang ginawa ng tiyo ko. Buti naman. Kaya lang, nagkagalit kayo ng tiyuhin mo. Eh ako nakipag-away sa kanya. Kaya hindi ako dapat makonsensya. Bakit malungkot ka? Anong iniisip mo, Alex? Ang mga tutol sa atin. Sabi mo, huwag natin silang intindihin. Raquel, gusto ko sana. Huwag na tayong maghahiwalay pa. Nag-aalala kasi ko na baka may hadlang na dumating sa ating relasyon. Alex? Kung yayayain kitang pakasal ngayon, pakakasal ka ba sa akin? Kahit mahirap lang ako. Nang tanggapin ko ang pag-ibig mo, ibig sabihin, handa rin akong pakasal sa'yo. Oh, Raquel, Salamat. Pinaligaya mo ako sa sinabi mo. Bukas, simulan na natin mag-ayos para makapagpakasal na tayo. Kahit simple lang. Talaga ba? Sigurado ka na sa damdamin mo sa akin? Siguradong-sigurado na ako. Mahal ko. Ano po, Mga Rigor? Pakakasal na sina Alex at Raquel? Oo, Norman. Kaya nga sila umalis ngayon para
asikasuhin ang mga papeles. Kaya magiging tunay ko ng ate si Ate Raquel, Kuya Norman! Talagang nagsiguro na ang kaibigan ko, ha? Mahal na mahal ng aking anak si Raquel. Kaya pakakasalanan niya. Sana maging maligaya nga sila. At huwag sanang magbagong damdamin nila sa isa't isa. Para huwag masilang kanila pagsasama. Oo nga. May iba kasi, kung kailan ikinasal, saka palagiwalay, ay huwag naman sana nila sapitin ng ganon. Tay, may itatanong lang po ako. Ano yun, RJ? Pag po ba kasal na si Kuya Alex kay Ate Raquel, doon na rin po ba tayo titira sa malaking bahay? Ha? Patiyak yun, RJ. Hindi kayo pababayaan ng kuya mo. At saka, mabait naman si Raquel eh. Yes! Magiging maganda at malaki ng bahay natin, Itay! Alam, anak, hindi ko alam kung doon nga ba tayo titira. Sila magpapasya noon, hindi tayo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Tumawag ako sa iyo, Lea, para kumustahin ang pamangking ko. Okay naman po siya, Mang Lucas. Naghahanda na nga po sila para magpakasal. Ano? Magpapakasal pa rin si Raquel sa oportunistang yun? Ho! Ang tigas talaga ng ulo ng pamangking ko. Malabang, en grande ang magiging kasal nila. At ang pamangking kong gagastos. At ipagyayabang ng lalaking yon sa kanyang mga kaibigan na mayaman ang napakasawa niya. Hindi po, nagkakamali kayo. Simpleng kasal lang po ang mangyayari. Ano? Yun kasi yung gusto ni Alex. Alam nyo ngayon ako naniniwala na mahal nga talaga ni Alex yung kaibigan ko. Kasi pinatunayan niya yun sa kanyang mga ginawa. Oo, bahala na nga kayo kung nabola kayo ng tao yon. At kung mapahamak man ang kabuhay ng pamangkin ko, kasalanan niya yon. Dahil matigas ang ulo niya. Hindi na ako nagkulang. Tuwas na RJ at Joy kanina nang makita nilang kwarto nila. Ang laki daw at ang ganda. Salamat sa iyo, mahal. Bakit nagpapasalamat ka na naman? Dahil pinatira mo rin dito ang aking pamilya. Mag-asawa na tayo. Kaya pamilya ko na rin sila. At saka, malaki naman itong bahay. Mabuti nga na malamnan para mas maging masaya. Raquel, I love you. I love you too, Alex. Ito na ang pinakamaligayang araw ko. Dahil ngayon, aking-aking ka na. Alex, huwag ka sana magbago. Kahit pa dumating ang panahon, mas matanda na ako. Hindi ako magbabago. Pangako. Ikaw lamang sa buhay ko. Alex. Ano ba yung narinig kong pinag-uusapan niyo, mga anak? Sabi ko po kasi kay Alex, Itay, mag-aral siya sa kolehiyo. Eh, maganda ang ibig mangyari nitong manugang ko, anak. Matutupad na mga pangarap mo na makatapos ng kolehiyo. At lalo po niya ako matutulungan sa business namin pag nakatapos siya. Dahil management ang kukunin niya ang kurso. Eh, gusto ko naman yun. Ang inaalala ko lang ang gagastusin.
Wala pa akong ipon para doon. Ano ka ba? Ako ang bahala. Huwag mong alalahanin yun. At saka, mag-asawa na tayo. Ang anumang sa akin ay sa iyo na rin. Ang gawin mo, Alex, mag-aral ng mabuti. Para hindi masayang ang gagastusin ni Raquel. Tama si Itay. Kaya pumayag ka na, Han. Ang bait mo talaga, Han. Napakapalag ko. Dahil kahit mahirap lang ako, minahal mo. Salamat sa'yo, ha. Pangako, hindi ko sasayangin ang pagtulong mo sa'kin na maabot ang aking pangarap. Anip! Estudyante, estudyante ang dating mo ngayon, pare. Ngayon ang unang araw ko sa university, Norman. Kaya naman, pinaghandaan ko talaga ito. Ang suwerte mo talaga, Alex. Para kang nakahukay ng ginto dahil kay Raquel. Kaya naman gusto ko na maging mapalad din siya sa akin. Kaya lahat gagawin ko para magtagumpay. Para hindi na ako maging alangan sa kanya. Eh, kumusta nga pala yung tiyuhi niya? Ano balita doon? Nasa probinsya na, at hindi na raw tumatawag sa asawa ko. Mabuti naman, hindi na kayo ginugulo. Hindi ko naman nahayaang masira niya kami ni Raquel, lalo na ngayong mag-asawa na kami. Kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Hello, Han. Umalis ka nga sa tabi ko. Raquel. Ang baho-baho mo, inalikan mo pa ako. Ano pa nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Ang sumit mo ngayon, ha? Basta umalis ka sa harap ko. Nainis ako sa'yo ang baho mo. Umalis ka. Anak, uy, bakit dito ka natutulog sa sala? Galit na naman po sa akin si Raquel eh. Ayaw niyang matulog ako sa kwarto namin. Galit na naman. Napapansin ko, anak, nitong mga nakaraang araw, lagi na lang nagagalit sa iyo ang iyong asawa. Kaya nga ako nagtataka ako, tay. Wala naman akong ginagawang masama. Ano naman ay kinagalit na ngayon? Nalate po ako ng 30 minutes sa pag-uwi. Pero sinabi ko naman po sa kanya yun, may group reporting kami na kailangan paghandaan. Ang bihira. Alam naman pala niya. Eh, bakit nga kaya nagkakaganon si Raquel? Eh, tay, sa inyo po ba masungit din siya? Hindi. Mag-iliw pa rin siya sa amin ang mga kapatid mo. Eh, kung ganon, bakit siya nagbago sa akin? Eh, baka naman anak, may nagawa kang hindi niya nagustuhan. Wala ho akong alam. Dapat mag-usap kayo ng mahinahon at maayos para hindi lumala ang hindi nyo pagkakaunawaan. Alex, kumusta ang pag-aaral? Awa ng Diyos, okay naman. Magaganda ang grades ko. Talagang pinagbubutihan mo, ha? Sinabi ko naman sa iyo yun, di ba? At ito'y para sa asawa ko. Kaya lang. Kaya lang, ano? Si Raquel Norman. Oh. Parang nagbago na siya sa akin. Ano? Si Raquel nagbago sa iyo? Wow, eh parang imposible naman yata yun.
Yun din ang iniisip ko noon. Hindi siya maaaring magbago. Pero parang iba na ngayon eh. At nasasaktan ako sa mga nangyayari. O ha? Eh, huwag mo sabihin nang lalabing din siya sa'yo. Oh, yeah. May tumatawag cellphone. Oo nga. Sandali, sasagutin ko, ha? Hello? Hello? Alex? Si Leia ito. Oh, Leia, paano mo nalaman ang number ko? Binigay sa akin ni Raquel. Kasama ko siya dito sa ospital. Ospital? Oo. Bakit nasa ospital kayo? Dinala ko dito si Raquel. Ano? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Sana dumating na si Alex. Gusto kong malaman na niya ang good news ko sa kanya. Huwag ka mainip. Darating na yun. Nataranta nga sabi nung sinabi ko na hilo ka eh. Kaya kita dinala dito. Gusto ko makabawi sa asawa ko, Leia. May kasalanan ako sa kanya eh. Ha? Huh? Bakit anong kasalanan mo? Madalas ko siya na pagsusungitan. Nasisigawan. Hindi ko naman alam na. Dahil sa kalagayan ko, kaya ganun ako. Leia? Oh, Raquel? Ay, ayan na pala asawa mo. Dumating na. Alex, salamat. Dumating ka na. Nahilo ka raw habang nasa grocery. Ano ba nangyari? Anong sabi ng doktor? May sakit ka ba? Huwag ka mag-alala. Wala sakit ang misis mo. Wala. Kung ganun, bakit siya nahilo? Magiging daddy ka na. Ha? Magkaka-baby na tayo. Magkaka-baby na tayo? Talaga? Oo, sabi. 2 months na ang dinadala ko. At yun din pala ang dahilan. Kaya lagi akong galit sa'yo. Ikaw ang pinaglilihan ko. Ganun ba? O ngayon, naiintindihan ko na. Okay lang yun, Han. Kahit lagi kang magalit sa akin, titiisin ko yun. Basta't ingatan mong magiging baby natin, ha? Akalain mo yun? Kaya pinagalit siya yung asawa mo eh. Dahil ikaw ang pinaglilihan. Tingnan mo nga naman. Akala ko nga nagbago na siya. Hindi naman pala. Dala lang pala yun ang pagbubuntis niya. Pero dapat, pare ha, ingatan niyo yan. Kasi may edad na si Raquel eh. Mahirap na, baka mawala pa yan. Ang totoo, maselan nga ang pagbubuntis niya. Kaya talagang dobling pag-iingat ang ginagawa namin ngayon. Mm. Alam mo, Norman, excited na ako sa pagdating ng magiging baby namin. Oo. Gusto ko na siyang makita at mayakap. Itay, saan niyo po dadalhin ang mga pagkain yan? Sa ate Raquel mo. Nahihilo na naman siya. Kaya dadalhan ko na lang ng tanghalian. Ako na lang po ang magdadala. Ay, sige. Mabuti pa nga. Ingatan mo, ha? Opo, Itay. Paborito niya ang mga yan. Ako na po ang bahala. Sana po, dumating na ang pamangkin ko, ano, Itay? Para may tatawag na po sa akin ng Tito RJ. Kaya ipagdasal natin na makapagsilang ng maayos ang hipag mo. Sabik na rin ako makita magiging apo ko eh. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Ang imbing ng tulog ng asawa ko. Paano kaya ito? Sumasakit na ang tiyan ko. Oh, aray ko. Ayun na naman ang sakit.
Alex? Alex, gumising ka. Bakit, Han? Bakit hindi ko pa natutulog? Sumasakit na ang tiyan ko. Ha? Ayun naman. Ano? Teka, baka manganak ka na. Teka, sandali. Magbibis lang ako, ha? Dadali kita sa ospital. Bilisan sandali ko. Lang. Tigilan mo lang sandali, ha? O saan ka mapupunta? Magbibis. Eh, mapunta sa teres yan eh. Ay, oo nga pala. Naku, pasensya na, Han. Natataranta na kasi ko eh. Bilis na, Alex. Ang sakit na ng tiyan ko. Mang Rigor, nasaan si Alex? Kumusta na po kaibigan ko? Oo nga, Mang Rigor. Tinawagan kami ni Alex eh. Sabi, manganganak na rin si Rachel. Norman, Lea, nasa chapel si Alex at si Rachel naman. Inooperahan na. Ho? Huh? Hindi niya kaya normal delivery dahil kambal ang dinadala niya. Talaga po? Oo. Ngayon nga lamang namin naalaman. Wow! Nakakambal ang best friend ko! Ayos ah! Ang husay din ah! Ang galing ah! Kaya nga, ganun na lang ang panalangin ng aking anak na makaligtas si Rachel. Salamat na, gising ka na. Ano nang pakiramdam mo ngayon? Parang nangihina pa ako. Kumusta ang ating kambal? Alam mo na may kambal tayo? Oo. Isang babae at isang lalaki. Pero hindi mo sinabi sa akin. Dahil gusto kong surpresahin ka sa pagdating nila. Rachel, pinaligaya mo ko dahil sa kanila. Napakaligaya ko rin. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil naisilang ko sila ng maayos. Ngayon, kompleto ng pamilya natin, mahal ko. Kompleto na rin ang ating kaligayahan. Lalo akong magsisikap para sa inyo. Sigurado ka? Itong college ring na itong gusto mong ibigay kay Alex sa kanyang graduation? Oo, sabi Leia. Bakit ba? Eh kasi, ang mahal nito. Ayos lang yan. Basta para kay Alex. He deserves it naman. Talagang mahal na mahal mo siya. Pareho lang naming mahal ang isa't isa. Sa bagay. Eh, kaya nga nakagawa kayo ng kambal kahit na nga may edad ka na. Isa pa yan sa ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil sa dalawang anak namin, masasabi kong kompleto na ang buhay namin. Wala na ako maghihiling pa. Ah, aray? Ah. Oh, bakit napaaray ka dyan? Ha? Bakit? Wala. Medyo sumakit lang itong ulo ko. Pero okay lang. Sige na, bayaran na natin ang binili ko. Sure ka, ayos ka lang. Namumutla ka eh. Huwag mo akong intindihin. Pagod lang to. Mawawala rin kapag nagpahinga na ako. Anak, handa na ang tanghalian. Mauna na po kayang kumain, Tay. Mamayan lang po ako. Nabusog ka yata sa pinuntahan mo. Hindi naman po ako kumain doon. Napagod lang po ako ng gusto. Kaya gusto ko muna magpahinga. Ay, dadalhin ko na lang dito ang tanghalian mo. Huwag na po. Pupunta na lang po ako sa kusina. Pag wala na ang pagod at sakit ng ulo ko.
Sige. Oh, may iwan na kita. Bakit kaya madalas matamlay si Raquel? At madalas ding sumakit ang ulo niya. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Raquel, hinihintay na tayo ng supplier ng mga damit at tsinelas. Yaya, pwede kayang ikaw na lang ang magpunta. Ha? Bakit? Huwag mo sabihin, masakit na naman ang ulo mo. Oo nga eh. Ito mga nakaraang linggo, ang dalas na lang palanakit niya. Kahit nagpapahinga naman ako. Kasi naman dapat magpa-check up ka rin sa doktor para mabigyan ka ng gamot na talagang tama dyan sa sakit ng ulo mo. Natatakot ako, Lia. Ano? Nag-aalala. Baka kasi kung anong sabihin sa akin ng doktor. Eh, bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Ha? Teka nga, sabihin mo nga sa akin, matagal mo namang nararamdaman yung pagsakit ng ulo mo? Leia. Matagal na ba, Raquel? Oo. Noong una, akala ko pagod lang. Kaya pinapahinga ko. Nawawala naman. Pero nito mga huling araw, iba na eh. Mas madalas nang sumakit ang ulo ko. At habang tumatagal, lalong tumitindi ang sakit. Leia, natatakot akong mamatay. Ayoko pang iwan ang aking mag-aama. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Paimalay mo naman, baka migraine lang yan. Bukas, sasabahan kita sa doktor. Magpa-check up ka. Ano? Nag-hire si Raquel ng professional para i-video ang birthday ng kambal niyo? Oo, Norman. Nagulat nga ako eh. Kasi dati, okay lang kahit walang mga video. Kung meron man, kami na lang ang gumagawa nun. Pero ngayon, talagang espesyal. Eh, siguro. Gusto niyang mas maging maganda ang birthday celebration ng kambal niyo. Yan bang maaari nilang mapanood ito ng buo paglaki nila? O kaya, pag wala na siya? Norman. Eh, kasi marami namang gumagawa ng ganun, pari eh. Eh, teka, alam na ba niyang sorpresa mo sa kanya? Hindi pa nga eh. Pero bala ko nang sabihin sa kanya dahil naiayos ko ng lahat. Mabuti dumating na kayo, Leia, Raquel. Doktora, may resulta na po ba doon sa mga test na ginawa niyo sa kaibigan ko? Oo, narito na sa akin. Ano po resulta, doktora? Anong sakit ko? Bakit madalas sumakit ang ulo ko? I'm sorry, Raquel. Sorry? Bakit sorry? Ano bang sakit ko? Sabihin niyo na. Raquel, relax lang. Doktora, ano po bang sakit niya? Brain cancer, Leia. May brain cancer, si Raquel. Huh? Hindi. Oh, God. Hindi, doktora. Baka nagkakamali lang kayo. You are free to get a second opinion, Raquel. Bakit ako pa? Bakit? Sana pala hindi nila ako nagpa-check up para hindi ko na lang nalaman. Raquel, huminahon ka. Huminahon? Paano ko gagawin yun? Ganoong malubha ang sakit ko. Doktora, pwede pa namang maoperahan? Ang ganyang sakit, di ba? In some cases, yes. Pero sa kaso ni Raquel... Hindi na, doktora.
Di ba? Mamamatay na ako. Sorry. Kaming mga doktor ay nalulungkot din kapag malubha ang sakit ng pasyente namin. Dahil syempre ang ibig namin mabuhay sila. Dahil yun ang aming tungkulin. Pero tanging ang Diyos lang ang may hawak ng ating buhay. Doktora. Magpakatatag ka sana. Lakasan mo ang loob mo. Mas makabubuti kung malalaman ito ng iyong pamilya upang maihanda mo sila. Re-resetahan kita ng gamot upang kahit paano mabawasan ang pananakit ng ulo mo. Dito muna tayo sa park, Raquel. Hindi kasi makabubuti sa mga anak mo kung makikita nila na iyak ka ng iyak. Baka sobra silang maapektuhan. Leia, bakit kailangang mangyari sa akin to? Namuhay naman ako ng maayos. Maligaya ang pamilya ko. Alam mo yan. Huwag sanang magdamdam sa kanya. Mapalad ka pa rin. At paano ako naging mapalad? Taabot mo yung mga pangarap mo sa buhay. Lalo na ang pagkakaroon ng maligayang pamilya. Hindi lahat ng tao meron ang biyayang nakamit mo. Siguro nga, tama ka. Pero paano ko ito sasabihin sa aking pamilya? Paano? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Talaga? Magbubukas ka ng pangalawang branch ng grocery natin? Oo, Han. At ayos ng lahat. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Bilib nga ako sa'yo. Mahusay kang negosyante. Thank you, honey. Thank you for what? Dahil mula nang maging tayo, pawang kaligayahan ang idinulot mo sa akin. Hindi mo ako binigo sa mga responsibilidad na ipinagkatiwala ko sa'yo. Dahil mahal na mahal kita, ikaw ang inspirasyon ko sa lahat ng mga pagsisikap ko. Ngayon, pwede ko nang iwan sa'yo ang lahat ng kabuhayan ko. Raquel? Para naman ako. Dito na lang sa bahay. Mag-aasikaso sa mga anak natin. Anak, papasok ka na ba? Opo, itay. Dapat lalo akong magsipag ngayon dahil mas maraming obligasyon ko. Ako nang namamahala sa lahat ng mga negosyo ni Raquel. Tama yun. Pero sana, magkaroon ka pa rin ng panahon sa iyong asawa. Hmm? Ano pong ibig sabihin? Hindi mo ba napapansin ang pananamlay niya? Ang pagkahulog ng katawan niya? Napansin ko po yun, pero sabi niya, nagpapapayat lang siya. Palagay ko, anak, may iba pang dahilan kaya ganun. Itay? Madalas kasi ang pagsakit ng ulo niya. At kapag sumasakit yon, may pagkakataon na umiiyak siya. Tinanghali na ako ng gising. Umalis na siguro si Alex. Hindi na niya ako ginising. Hindi pa rin kasi maganda ang pakiramdam ko. May surprise party pa naman ako sa kanya mamaya. Dahil anniversary namin ngayon. Bahala na. Basta tuloy lang ang party. Gusto kong maging maligaya ang mga natitira naming araw.
na magkasama. Mabango na ako. Titingnan ko ang mga anak namin. Ha? Ang kwarto namin? Ang daming bulaklak. Magagandang bulaklak. Sino ang lagay ng mga yan dito? Gising ka ng panahan. Alex, nato ka. Hindi ako papasok ngayon. Total, anniversary naman natin eh. Para makapag-celebrate tayo ng gusto. Happy anniversary, Raquel. Happy anniversary din, Han. Ikaw ba ang naglagay ng mga bulaklak na dito sa kwarto natin? Oo. Nagustuhan mo ba? Gustong gusto. Salamat. Mahal ko. Tama si Leia. Sa kabila ng lahat, mapalad pa rin ako. Dahil may mabuti akong kabiyak na tulad mo. Raquel, bakit? Anong nararamdaman mo? Ay! Raquel! Napakasakit! Ang sakit ng ulo ko! Alex! Teka! Datang kita sa ospital! Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Alex. Raquel, narito ako. Sorry. Dahil sa akin, hindi natuloy ang anniversary celebration natin. Wala kang kasalanan. Ang ikinalulungkot ko, naglihim ka sa akin. Alex. Hindi mo sinabi sa akin na may brain cancer ka. Alam mo na. Nakausap ko ang doktor na tumitingin sa'yo. Siya nagsabi sa akin, bakit ka naglihim? Sorry. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa'yo. Ayaw kong masaktan ka. Ipagkakabot kita. Walang kailangang maubos ang kabuhayan natin. Basta't kumaling ka lang. Magsasayang lang tayo. Nararamdaman ko. Hanggang dito na lang ang buhay ko. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Kailangan kita, Raquel. Tanggapin na natin na marahil sadyang hanggang dito lang ang ating pagmamahalan. Kuwawa naman si Raquel. May taning na pala ang buhay niya. Labis-labis ang pagdaramdam ng aking anak, Norman. Halos ayaw niyang iwan ang kanyang asawa. Kaya pala hindi siya nakakapasok sa grocery. Sana maging matatag si Alex. Alalahanin niyang lalo siyang kailangan ng mga anak nila, ni Raquel. Narito ko, mahal. Pasensya ka na. Hindi na kita masasamahan sa pagpapalaki sa ating kambal. Hindi, Raquel, huwag mo sabihin yan. Hindi ko kaya kung wala ka. Mahal na mahal kita. Huwag mo sanang pababayaan ang mga alaalang iniwan ko sa'yo. Mangako ka. Raquel. Pakiusap. Oo. Oh,
bilang buhay. Paalam na. Mahal ko. Raquel. Raquel. Raquel! Napakasakit naman ito. Napakasakit. Akala ko habang buhay kitang makakasama. Hindi pala. Oh, narito na tayo sa punto ng mami nyo, JR. Rika? Daddy! Lalagay na po namin ni Rika yung dala nating bulaklak. Iaayos na rin po namin ng food natin. O oh, sige, mga anak. Raquel. Narito na naman kami ng ating kambal. Pinatalo ka namin. Alam mo, miss na miss ka nila. Dahil tanging mga picture at video mo lang ang nakikita nila. Pero lagi ko naman sinasabi sa kanila na mahal mo sila. Raquel, miss na miss din kita. At maasa ko na pagdating ng takdang panahon, muli kitang makasama. At dyan sa kabilang buhay, muli nating ipagpapatuloy ang ating pagmamahalan. I love you so much, Raquel. Sinusumpa ko, ikaw lamang sa buhay ko. Kaibigan, inyong napakinggan ang Buhay Pag-ibig ni Alex. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating dula ay sina Karen Armarillo, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Chiquit Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Sound Effects, Jerry Mutia, Musical Scoring, Buboy Salonga, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang dulang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito naman po ang inyong lingkod na si Henry Uri na muling nag-aanyaya sa inyo. Nasubaybayan ang ating dulang, Ikaw Lamang sa Buhay Ko, Love Story.